Malaki ang naging tulong ng mga nagdaang foreign trips ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa pagtaas ng foreign direct investments ng bansa noong nakaraang taon na inaasahang magbibigay ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ang detalye sa report ni Soo Jin Kim. Rise and shine, Soo Jin. Isa sa mga dahilan kung bakit sumisigla ang pamumuhunan sa Pilipinas ay ang pagsipa sa halos 30% ng foreign direct investments o FDI na umabot ng $1.48 billion. Ito ang lumabas na resulta noong November 2023 year-on-year FDI performance ng bansa. Mas mataas ng 27.8% o $820 million noong November 2022. Sumigla ang lagay ng pamumuhunan ng ibang mga bansa sa Pilipinas o FDIs. Matapos maitala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang sumusunod. Mahalagang binabantayan ng FDI dahil sumasalamin dito kung gaano kabilis o kahirap ang magnegosyo sa bansa. Bukod sa pinalalago ng FDI ang ekonomiya, ito rin ay nagpapayabong sa makabagong teknolohiya at lumilikha ng maraming trabaho. Ayon kay Trade and Industry Secretary Fred Pascual, resulta ito ng mga ginawang state visits ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pool nang magsimula ang kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Bansa. Ang mga naturang pagbisita ay humikayat ng mas maraming mamumuhunan. Kaya naman mas bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Umabot sa mahigit 90% ang employment rate na naitala sa bansa noong Disyembre ng nakaraang taon o katumbas ng mahigit 50 milyong Pilipino. Pagtitiyak pa ni Pascual, hindi sila titigil sa kanilang pagsisikap na isakatuparan ng ease of doing business. Sa panig naman ng National Economic and Development Authority o NEDA, ang bumubuting lagay ng employment sa bansa ang isa sa mga magiging lunas sakaling bibilis pa ang pagtaas ng presyo ng bilihin o inflation. Ito'y dahil na rin sa pagkakaroon ng pinagkakakitaan ng mga Pinoy, na siyang magpapaigting sa purchasing power o kakayahan ng mga ito na bumili ng mga produkto. Ayon naman sa National Anti-Poverty Commission, ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa pormal na sektor ay bumabalik na sa pre-pandemic level. Dagdag pa ni NAPSI Formal Labor and Migrant Workers Sectoral Council Representative na si Danilo Lacerna, ang pagbalik sa pre-pandemic levels ay dala rin ng pagtaas ng demand para sa mga seasonal workers, kung kaya't dinidiin niya na mahalaga ang gampanin ng industrial workers at dapat silang bigyan ng tama at naayong training sa renewable energy at construction sectors. Soo Jin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.